lang guys, shoutout sa inyong lahat. So ngayon, pumunta nga pala ako dito sa Axiom. So bibisitahin natin yung isang specialty barista natin dito. So pupunta ako dito dahil may dinala ako sa kanya. Tapos gagawa niya ako na ngayon ng kape. So gagawin daw niya ako ng signature niyang AeroPress. So punta tayo sa loob. So punta tayo doon. Nandun yung chef niya sa loob. So gagawa niya tayo ng AeroPress niya. Yung pinagmamalaki niyang AeroPress sa akin, sabi niya sa akin. So yun guys, pasok tayo sa loob, sa shop niya. Wow! Okay, so nandito yung shop niya, no? Open natin yung barista dito. Go! Shout out Chip! Hello Chip! Kumusta? Kumusta? So, anong sa atin ngayon dito? So guys, ito gagawin niya tayo ng kape bago tayo malis. So ito yung barista dito guys, si Jonathan. So piprepare niya muna yung mga sweets niya, no? Ayan. Tapos hindi natin siyang gumawa ng kape. Gagawin niya tayo ng special drinks daw niya na AeroPress. So yan guys, mga chip. So gagawa na si Chip Jonathan ng AeroPress. So ipapakita niya sa atin kung paano niya gawin na ng So yun na guys. So for preparation para sa paggawa ng AeroPress. So anong kailangan? So kailangan na nito. Steel. And steel. So ito yung steel guys. Ang gagamitin niya. So importante to dahil nilalagyan to ng kailangan na nilagyan ng time. So, yung ilang minuto yung dapat niyang i-brew sa AeroPress. So kailangan niya ng steam. Aside for that guys, so kailangan din niya ng grinder. So normally sa mga specialty, so makikita niyo mga EK na grinder. So dahil nagsisimula pa lang, so ito yung ginagamit ng grinder ngayon. So pwede rin to. So mayroon na din naman tong adjustment. So pwede nyong adjust dito yung grind size nya. So kung fine o coarse o medium coarse, so mayroon siyang adjustment dito. So siyempre yung barista natin yung kailangan ang ano dyan, may alam dyan. So aside for that guys, so mayroon din tayo filtered water. So ito yung ginagamit niya. So sa paggawa ng AeroPress guys, so kailangan hindi siya masyadong mababa o mataas yung level ng TDS niya, total dissolved solid. So gumamit siya ng 89 degree so para sa kanyang AeroPress. Then guys, gumamit siya ng filter. So para saan yung chip yung filter chip? Kailangan natin to para masala natin yung beans para hindi natin makuha yung mga particles ng beans. So yun guys. So yun yung advice ng special dealers natin si Chip Jonathan. So kailangan nang i-rinse yung filter. At the same time na lilinis din natin yung ano niya. So yan na po, sisimulan nyo lang mag-grooming. So yan guys, tapos pagkatapos nyo i-brew, so haluin nyo lang. Tapos timer nyo ngayon. Ayan natin to. So 250, sa ilang ratio mo yun chip? 200 18 in, 200 out. So 18 in, 200 out. So ito yung special AeroPress ni Chip Jonathan. So yan guys, so ipipress nyo na. So yan po ang tinatawag na AeroPress. So bakit AeroPress? Dahil wala yan na pinipress guys, gamit lang ang kamay.
So guys, this is the AeroPress. Kaya ito ang kagandahan sa AeroPress. So low acidity siya, but full body taste and very unique taste. This is a Hughes drop coffee roaster. So meron tayong notes dyan. So this is honey notes and fruity. So ayan guys, ito yung ginawa ni Chip Jonathan na AeroPress para sa akin. So titikman natin siya ngayon. Very nice, low acidity, full body taste guys, tsaka nalalasahan ko dito yung honey, yung honey flavor and something mandarin. So very nice, this is the AeroPress. Thank you. And guys, so natin natin yung AeroPress ni Chip Jonathan dun sa loob. So uwi na ako, pabalik na ako ng Jumeirah. Sobrang busy na siya dun sa loob. Marami na siyang customer. So ayun, salamat sa panonood ng video ko. So sa susunod na video ko guys, so abangan nyo, pupunta ako sa iba-ibang coffee shop dito sa UAE. So titikman natin yung lahat ng mga drinks ng mga kabarista namin dito, yung mga signature drinks nila. So abangan nyo po yan. So ngayon, pabalik na ako ng Dubai. So nandito nga pala ako kay Jonathan sa Axiom. Salamat sa pakapi niya. So babalik na ako ng Dubai guys. So salamat sa panonood. Ayan na guys, pabalik na ako ng shop. Ayan ako sa ating specialty barista na si Jonathan. So salamat sa kanyang pakape. Ako naman ay nag-enjoy sa kanyang AeroPress. So maraming salamat guys sa mga nanood, at nawa'y kayo ay meron na po ang kaunting kaalaman sa paggawa ng AeroPress. Salamat po ulit, at abangan nyo po ang aking pagbisita sa iba-ibang coffee shop dito sa UAE. So yun, maraming salamat and God bless. Bye-bye.